Pati para Arabic, may nagsalita na Galilean doon. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. So, 12. Ano nangyari? And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what mean it this? Anong ibig sabihin nito? Sabi nila. Kasi nagsasalita na nga sila ng lingwahe na ano. So, ano po ba yung ng Banal na Espiritu? Upang i-preach ang salita ng Diyos. Diyan po tayo sa 241. So, naintindihan ko na. So, yun, naintindihan ko sinasabi mo. Hindi lang blablabla, hindi lang gano'n, no? Yung pinakita natin video nung nakaraan. So, then they that gladly received this word were baptized. Nabaptize sila kaagad. Noong araw na yon. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. So, ang speaking in tongues ay upang ikaliligtas. Para po sa kaligtasan. Okay. Ano po nangyari? Ano po bang, para sa, ano po ba yung speaking in tongues? Bakit nag-i-speaking in tongues? 1 Corinthians 14:22. Bakit merong nag-i-speaking in tongues? 1 Corinthians 14:22. Ito po yung dahilan. Wherefore, tongues are for sign. Okay? Not to them that believe. So, pag tayo mananampalataya, hindi tayo nag-i-expect na may mag-i-speaking in tongues. Lalo't lalo na, pareho tayo ng lingwahe. No? But to them that believe not. But prophesying, serveth not for them that believe not, but for them which believe. Diba? So, ang speaking in tongues, para sa mga hindi mananampalataya, para sila ay makarinig sa salita ng Diyos. Sabi po ng pinsan kong pastor ng born again, ang pagka nag-speaking in tongues ka, yan ay sign na ikaw daw ay nagmamature. Taliwas po yung sabinasa natin, no? Ang maturity is to discern good from evil. Yun po ang maturity. So kapag ikaw ay nakaka-discern na ng tama at mali, ibig sabihin, second step ka na. Hindi ka na kailangan turuan, alam mo na. Yun ang pagmamature, hindi ang pag-i-speak in tongues. Actually po, sinasabi dyan na huwag nang pangarapin ang pag-i-speak in tongues according to 1 Corinthians. So, ano po ba yung katunayan ng speaking in tongues ay para sa Diyos? Masahin po natin ang Acts 4:31. Ano po ba nangyayari kapag mayroong nag-i-speaking in tongues at paanong pag ikaw ay napuno ng Banal na Espiritu daw, sabi nila dito, na halos lahat po ng churches na yan, actually po every Sunday mag-i-expect po kayo dun sa mga churches na ito na mayroong isa dyan na may nag-i-speak in tongues. Okay, sabi po sa Acts 4:31, ano po ba yung signs na ginamit sila ng Banal na Espiritu doon? And when they had prayed, the place was shaken. Place was shaken po, place, buong lugar, lilindol. Where they were assembled together and they were all filled with the Holy Ghost and they spoke the word of God with boldness. Ano po ba yung with boldness? Mga kapatid, kapag ikaw ay nagsalita ng salita ng Diyos, dapat with boldness. Ano pa yung boldness? Wala kang takot kahit mariling ka dyan, may magalit sa iyo sa harapan mo. With boldness. So hindi po tayo nagpipigil. Kaya nga sabi ni Sister V, terror daw ako eh. Kasi sabi dyan, they speak the word of God with boldness. Wala pong maharang-harang. Sabihin po natin yung gusto nating sabihin. Okay? So hindi po yung mga ano lang na yung mga paano ba na para naman ganahan sila. Hindi ganon. Kasi dapat, if you have to speak the word of God, you have to speak it with boldness. Okay? Clerics na clerics. No? Walang kinatatakutan. Okay? So, naintindihan po ba? Amen.